parang may nakakuha sa vestibule na ano yun, parang sa black. Parang... nakuha niya dyan sa likuran? Tapos ano po, nalakon daw. Nalakon. Tapos yung huli po, nagpatawas lang. Nakano daw lang hindi po nakukita. Hindi naman siya nangyong wala naman, gumaling naman siya doon sa kiniskis na may parang may nakuha sa kanya. Hindi wala din, parang wala na bago. Wala na bago. Taga saan kayo? Taga Malasiki, Pangasinan. Pangasinan, Malasiki. Oo. Sa araw nito, gagaling ka na, Kiki. Tataba. Oo, tataba ka na. Manalig ka. Tikit ha. Yang sa likuran mo, steep neck, kalip yung frozen, madali ko lang na makuha. 7 minutes hanggang 10 minutes lang yan. Oh, kasama na yung dibdib, pero kailangan ko katanggalin yung sakit niya sa loob ng katawan mo. Nakakain ka ng panalangin. Oh. May nagpakain sa iyo sa probinsya kung saan ka na destino. Sa pangalan ni Kristo, amin. Oh. Okay, linis. Saan kailangan matanggit muna natin ito. Nire-rect na natin sa kimagniti ko kasi pakain ko eh. Ibangan lang niya, ang mga friend. Huwag ka na kasi magkaganon. Pinabayaan ko lang siya kasi nanibangan niya eh. Mali. Hindi mo siya dapat pupo na ganun din asawa ka niya. Yung pagkayaan, hindi eh. Magpupo mo siya. Dapat ang kanigayaan niya ikaw. Press lang eh. Bawal yun. Isubukan naman, hindi naman nakilala sa mga masama yun. Baka nang dahil pa rito, makulang pa asawa ko eh. Okay. Magsisi ka sa Diyos, manalangin ka. Pangalawa, humingi ka ng tawad. Ikatatlo, mahalin mo katawan niya. Ikaapat, mahalin mo yung asawa mo. Walang pinakamaganda sa puso mo, sa mga mata mo, pamilya mo lang. Oh, pati asawa mo. Mali. Kung kapatid kita, papaloy kita sa puso. Sama yun. Baka makikipagkaibigan sa mga sunod-sunod. Wala nang damit niya. Akitin ka ni Satan. Sisiraan niya buhay mo. Sige. Ibangan niya. Ibangan ni Satan at yun. Sige. Taras. Tanggalin mo na. Magpuksa ka na lang. Magsibak ka na lang ng kahoy. Ilan anak niyo? Isa lang po. Babae lalaki? Babae po. 17 years old na po. Mamasyal kayo. Kumain. Pamasyal, mag-wine, maglakad, mag-jogging, mag-ilis ng plato, mag-gaba. Siya na lang muna iniwan sa bike at ako po nagka-trabaho. Kasi tatlong doon nandito na doon na mag-wine. Iba yan nabihin mo, manag ka sili. Baka mag-ilipang, may kilala ko ganyan eh, pasyente. Yan din may ibangan niya, kaya kayo nanginina. Sinabihin mo na muna yan, iwal ibangan. Hindi pwede, masama yun. Galas! Baka sa inyong niya na po. Salas, linisin mo lahat ng katawan mo, magsisika. Narinig mo ako kaya, di ba? Cleansing lang tayo, linisin mo. Madali lang naman yung sakit mo sa ano mo. Sige. Manalig ka lang na manalig. Humingi ka lang ng tawad kay Kristo. Sige. Sabi mo, hindi mo na ulitin yung mga ginagawa mo. Turuan mo mapalapit ako sa iyo. Iibigin mo ang iyong asawa na ipinagkaloob sa iyo ng aking ama. Mahalin mo ang iyong pamilya. At ganun din ang iyong mga magulang, at ganun din ang iyong mga biyanan. Ay biganin mo yung mga kapitbahay mo, makipag-usap ka, makipag-pentuhan ka. O, ikaw na iwan sa bahay, alam mo yung trabaho ng mga babae, mag-yapa, mag-butas ng plato. Magluto. Tigasin ka, tigasain, tigalaba. Taga-bikon. Hindi naman yung pawis niyo, naliligo na siya sa... Okay. Direkta na kita kay Magnifico kasi nakakain ka ng panalangin. Hindi ubra yung papel. Sige. Gandang babae. Mas maganda pa po sa akin ako. Kaya, tapos mama mo. Kaya dito ma, ito yung nakuha mo. Yung pala si Satanas yun. Tapos tinutuod. Amin! Kaya sa kumakas.
Papayat ka, inuubos yung lakas mo. Sa katititig sa kanya. Hindi nga rin. Ay, hindi ka gumagaling. Huwag mo nang ulitin yung ginagawa mo kaya, ha? Hindi kita dinajudge. Ibinabalik lang kita sa pananampalataya. Gusto mo ba habang buhay ang asawa mo nang magtatrabaho? Ilang taon ka na? 37 ka pa lang, di ba? 47. Ha? 47. Bata ka pa, 47. Ang mapapayo ko lang sa'yo, baguhin mong taktika mo. Gamitin mo ang katawan ng Diyos sa mabuting paraan. Mahalin mo ang kanyang katawan. Iba ang titignan mo kung yung asawa mo lang. Tapos, yung mga yung anak mo nag-iisa lang, babae pa naman ito, naibin naman na. Kasi ang mata natin, makasalanan. Ang isip natin, makasalanan. Hindi pwedeng minsan hindi ka makapag-isip ng masama. Naintindihan mo na? I-relax mo lang utak mo. Manalangin ka, magsimba ka, ha? Hindi kita minamadali magsimba. Bahala ka kung kailan mo gusto. Basta nagpuna sa puso mo. Pagagaling ka nito ng aking ama, at ako na makikipag-usap sa kanya, sana huwag mo lang bibiguin ang ibibigay niya sa'yo. Ha? Yun lang. Ginisin mo lang yan. Sige. O, humingi ka lang ng tawad sa kanya. Lahat, ginisin ang buong katawan. Inuturuan namin kayo magbalik-loob sa Diyos. Baka magaya ka dun sa pasyente ko. Sabi ng manggagamot, yung sampo, ulam, barang, maraming pagkain. Pagdating dun sa pansampo, hindi yan gagaling, kailangan kong duputin. Sabi ng asawa niya, alin po yung duputin mo? Yan sa'yo. Kasi yung sakit niya, nasa loob ng perka niya. Tawag sa nagpapagamot eh. Pwede hindi ka bumalik, ganito pa naman 90 days sinabi niya. Ayaw ko po bumalik sa kanya eh. Bakit nga ayaw mo bumalik? Gumagal lang para pakinanda mo. Kaso po sabi niya, bumalik po ako, may tutukutin po daw siya sa akin. Natural, hawakan niya lang dyan kasi tatapo niya. Hindi ko yung kanya hawakan ko, yung akin eh. Ayun ang asawa niya, kag gusto niya bumalik, okay daw. Wala ko magdagamot ko. Tatlo magdagamot. Isang galing sa Diyos, isang galing sa elemento, galing sa mga elemento, magpupula, magkasama na yan, mga Diablo. Sige. Mawala na, sir. Continue lang, oh. Yan na. Magpasalamat ka kay Kristo, sabi mo, amin. 7 minutes lang, natanggal natin. O, inom. Huwag mo lang ulitin yan, ha? Pag ginawa mo yan, sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Hindi lang yan ang mararanasan mo. Gagapa ka pa ng hilat mo yung mata mo. Inumin mo. Mas matindi pang mararanasan mo. Yung ibang asawa mo, bubukuha ng pamukpok. Huwag ka. Sir, ito. Mabait yung asawa mo. Sir, ito lang. Pagalit ka. Punasan mo muna yung katawan niya, sir. Okay. Ano ang pakaramdam nyo ngayon sa sarili nyo, sir? Kaya natin kunin lahat yan. Ano ang pakaramdam nyo ngayon? Pagkakang pabigat. Ha? Naino ka talaga. Ino pa tubig. Ha? Sino sila? Wala ako sila mag-schedule ko. Okay, wait. Kami po yung tinawagan nyo nung ano, nung nakarang biyahe. Oh, naka alas dos po. Alas dos. Kada malasin ipan mas yung upan nyo. Sino? Ito. Sino ba sasawin dyan? Ano mas ba kayo? Kayo, muli lang. Ano, si, napunta kami dito ng March 7. O sige, kung doon lang siya, eh. Hindi naman ako ang sabi. Yun, sa mga. Ano yan? Wala naman sa akin ako ng mga sabi. Mag-ate? Ngayon? Ito po lang ako. Mag-ngayon na? Ito po lang ako. Kasi wala sa sakyan. Nailo ba?
Sigurado? Pag mo sa inyo matuman, Salim? Makita yung gwapo ni Kuya eh. Ano parang dami? Kayo lima, di ba? Saan na relax. Hindi ka na nailo. Okay na lang. Relax lang. Sige. Tinatanong kita kaya, nahilo ka hindi? Kunti-kunti pa? Sige pa siya ng tubig. Ngayon pala. Kunti pa. Tinga, nailo ko pa? Hindi na, wala na katiting. Sagot agad kaya, wala na. Kasi kailangan ko malaman na respond kasi makas na tingkat doon mo. Taga saan kayo? Taga Malasi, Pangas, Tatawa. Huwag ganyan. Higa mo lang. Tigil lang yung pinagawa mo, ha? Ginawa mo yun, paala ka. Hinga. Ito pa. Sige, mabis pangangin. Lakad ka para malaman mo. Hindi mo ba nalaman yun? Pagdika naglakad. Sige, tingnan mo. Baka gumulong ang paningin mo dyan. Tingnan mo muna ng IC. Diretso. 7 minutes. 7 minutes din yung balansin niya. 7 minutes din yung panlinis niya. 40 minutes and 47 seconds to. Ano pinagkaiba? Ang kamin niya. Isang araw. Ha?
Wala nang gumugulat sa paningin mo. Ha? Relax mo katawan mo. Lakad mo lang ng normal. Sige. Hindi ka nagsasalita eh. Paano natin malalaman yan? Bago natin nila. Ano pinag-iba? Ano pinag-iba? Ano? Mahal. Malapit na tago lang, magpapakabit pa kayo lang. Ano pinagbago? Wala na. Ilan taon yung nasakit yan? 3 years na sakit yan. Malasigi, pagkasinan kayo. O, salamat po kay Kristo. O, bawala mo na yung ginagawa mo, ha? Pag inulit mo yan, pasensyahan tayo. Kung ikaw si Fernando, ikaw na si Magdalena. O, magiging ahas ka ulit. Ang libangin mo, kumanta ka na lang. Namamagay ko. Medyo hindi to pwedeng pwersa kasi pagampagana. Like, ano mo lang to ng langis, kahit ano langis. Pwede sa maligo bukas, pero huwag lang masyadong mababad sa tubig. Lagyan pa ko ng mayos yung tubig. Hindi na, basta nagyan mo lang siya ng langis. Before update, pagkatapos yung maligo. Yan, lagyan mo yan. Tatlo, isang linggo ka maglalagay ng langis dyan sa likuran mo, bago ka maligo. Pagkatapos, yung baby oil na ganyan, may lagpas pa isang linggo yun. Pero kasi di ba sa nila, mas mura yun, 25 pesos lang. Ako na yun. Ano parang ka mo ngayon? Ha? Konti lang. Siyempre, hindi natin pwede persa yun. Mapupulit yan. Hindi yan pwede persa. Ang tawag dito, ano na yan, yung namamagang masin. Mawawala din siya. Siyempre, nagkaroon siya ng medyo sa tagal niya ng posisyon. Talagang namagana. Parang ngipin yan eh. Pag may nana namamaga, kailangan bunutin yung ngipin para mawalit pa mamaga. Hindi pa pag in-injection na yung ngipin natin, pag ginunot, makapal. Mas mamimiya. Pag nawala yung talagang injection, masakit na. Ganun pa na ng damo. Pero hindi siya ganun kalakas ng effect sa katawan mo. Naparanda mo ngayon? Ngayon sa puso mo. Hindi ka nawalan eh. Ano pinagay ba? Pero huwag na. Masalapat ka na sa Diyos. Kaya sakit niya, 3 araw simula ngayon, mauubos lahat yung pamamagay niya. Gumalaw lahat yung hangin eh. Oh, kahit ano lang is, huwag lang ipikasin mo ulit sa Omega. Ang 7 man sa nila, mas maganda pa. Mas mura yun. So, 2 pesos lang, 25. Salamat sa inyo ah. God bless. Thank you.